So, umpisahan ko, Cassie, ilan taong ka na ngayon? 24 po, Mr. 24 Chair. ka na ngayon. At nakita ko sa mga dokumento nung nag-umpisa ka maging involved sa Porac Pogo Hub. Ilan taong ka na nun? You mean sa Pampanga po? In sa Porac. Ilan taong ka nung naging involved ka doon? Hindi naman to self-incriminating kasi tao. I'm sure alam mo na, no? Ilang beses ka na pumunta sa house, so alam mo na yung pwedeng sagot, ano yung hindi pwedeng 19 sagot. Po. 19, nung naging involved ka sa Porac Pogo Hub. At ano ang position mo doon at 19 years old? Ah, 19 po, nagrepresentative po ako. Ano 'yun? 19 po, nagrepresent po sa Lakasot. Pakilakas nga. Nung 19 po, nagrepresentative po ako ng Lakasot. So nung 19 years old ka, naging representative ka ng Lucky South 99. Tama? Anong taon 'yun? What year was that? 2019. 2019. Okay. And ano yung mga, as representative, ano yung mga responsibilidad mo sa Lucky South 99? If may need silang papers. At ano yun? If meron po silang... Ms. Cassie, baka para mas klaro, pwede niyong tanggalin yung mask niyo. Hindi kasi namin maintindihan. The chair just allowed Ms. Gohoaping to retain her mask dahil sinabi ng mga doktor dito sa Senate, niintay pa yung lung clearance niya. But please, salamat. Thank you, Madam Chair. Go ahead. Bali po, pag may other documents na need ang Lucky South, yun lang po. Pag may ano? Documents na need. May kailangan silang dokumento. Opo, okay. May papalakad po sila. May papalakad sila. Ano yung mga dokumento na linakad mo at that time, in 2019? Meron pong lono. Lono? Opo. Ilinakad mo sa, para sa Lucky South 99. At alam mo kung ano yung lono? Ano ibig sabihin ng lono? No objection po. Letter of no objection. Yes, so po. Ibig sabihin pag binigyan to ng pag binigay ito ng LGU, pwede na mag-operate yung Pogo sa lugar na yon, tama? Wala silang objection itong LGU. So pwede na silang mag-operate, correct? Opo, yata. Opo yata, Mr. Chair. Anong LGU yung in-applyan mo? Porac po, Mr. Chair. Porac LGU. Yes po. Okay. At nakuha mo ba yung lono? Yes po, Mr. Chair. Okay. So naging effective ka sa pag-apply at pagkuha ng lono. Paano mo nakuha, paano ka naging representative ng Lucky South 99? Paano ka naging representative? Hindi ko po na maalala by that time po eh. Ano hindi mo maalala? No? Noon time na yun. At 19 years old in 2019, hindi naman malayo 2019, that's 5 years ago, paano ka naging representative ng Lucky South at pinagkatiwalaan kanila na ikaw ang mag-apply ng kanilang lono at nakuha mo? I think noong time na yun, hindi po talaga ako yung dapat na mag-a-apply ng lono. Hindi nga, paano ka naging representative? Yun ang tanong. Bali, nautusan lang po. Paano ka nautusan? Ginawa kang representative, di ba? Sino ang nag-appoint sa'yo as representative? Magbigay ka ng pangalan. Yung manager po. Anong pangalan? Charlotte. Last name? Hindi ko po sure yung last name na. Ang alam ko, Chinese name is Shelly. Spell mo. Hindi ko po sigurado yung spelling ng Chinese name na. Siya ang nag-appoint sa'yo as a representative ng itong si Charlotte or si Shelly ang nag-appoint sa'yo as a representative ng Lucky South 99. Yes po, Mr. And, Chair. And,
gaano kakatagal sa Lucky South 99 nagtrabaho? Nag-representative lang mang po ako, pero not totally nag-work for Lucky South po. Gaano katagal ka naging representative ng Lucky South? Tuwing kailangan lang naman po, Mr. Chair. Hanggang ngayon, representative ka? Nung huli po, nung para po sa Pagcor po. Sa Pagcor. Opo. So from 2019 all the way to 2024, kung pumunta ka sa Pagcor. Basta correct? Po pag kailangan lang kailan po, ka pumunta ng Pagcor? Last year po, Mr. Chair. So 2023? Yes po. So almost 4 or 5 years, representative ka ng Lucky South 99. Basta po pag may need po, Mr. Chair. Nag-apply ka ba sa Lucky South 99? Paano ka nakapasok doon sa Lucky South 99? Paano ka nakapasok sa Lucky South 99? By that time po, pinakilala lang po si Charlotte sa akin. So, yun po. Sino nagpakilala sa'yo kay Charlotte? Hindi malayo yun, ha? Yes po, Mr. Chair. So, nagtrabaho pa din. You're 19 years old. Malamang siguro, first trabaho mo ito. At, pinakilala ka, may nagpakilala sa iyo kay Charlotte. So sino nagpakilala sa iyo? Sorry po Mr. Chair, hindi ko na po matandaan. At hindi mo matandaan. Mm. Kung paano ka sino nagpakilala sa iyo? So may taong nagpakilala sa iyo kay Charlotte, 'di ba? Yes, so po. Sino itong taong 'to na nagpakilala sa iyo? Hindi ko na po siya matandaan kung ano ulit 'yung name niya. Yung name niya po, hindi ko naman po matandaan. Lalaki ba siya, babae? Lalaki po. Sa mga simpleng tanong lang to. Lalaki po, Mr. Chair. Lalaki pero siya. Pero yung name, I'm not sure. Ako, hindi ako naniniwala na hindi mo alam. Naalala mo si Charlotte? Hindi mo naalala yung nagpakilala sa'yo kay Charlotte? Madam Chair, Senator yes, Sherwin. Yes, go ahead, Senator De La Rosa. Yeah, I think, Madam Chair, our resource person is inventing her answers. It's quite clear to me that she's inventing her answers because napaka-basic na mga tanong yun at bakit pa siya magtatanong doon sa kanyang lawyer sa likod for advice. Ay, very basic information yun. At saka yung sinabi niya na siya daw ay napunta sa Lucky South 99 because yung manager na si Shailen, tapos lumulabas pa according to him na ang manager ang pinakilala sa kanya. Para lumulabas na siya ang boss, yung manager ang pinapakilala sa kanya. Instead, kung siya ay nagtatrabaho, siya mag-apply ng trabaho, dapat siya ang pinapikilala doon sa manager. Di ba? So parang tayong pinaglalaruan dito sa mga tanong natin. I would like my observation and to help the questioning of Senator Sherwin Gatsalian. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senator De La Rosa. O nga po, napaka-basic ng questions, Ms. Cassandra. And I hope that the counsel is just advising his client, not coaching her what to say. Dahil hindi naman kailangan ng coaching sa napaka-simpleng mga tanong. Senator Sherwin. Thank you. And I would be more than happy to receive assistance from the former chief of police of our country who has probably 40 years under his belt in investigation, interrogation, analysis. So ako po ay masaya po at na matulungan po ni Senator Bato sa mga ganitong questioning. Cassandra, itong mga basic na tanong lang to. At alam mo naman, pag nagsinungaling dito, meron rin kaming kapangyarihan na i-cite ka in contempt at madedetain ka rin dito. Kaya wala naman tong hindi mahirap na sagutin. At inaasahan namin na magsabi ka lang ng totoo. At hindi kami naniniwala na 5 years ago, nakalimutan mo yung nagpakilala sa'yo. So, my next question,
Madam Chair, is sino si Jiang Jie? Isa po siya sa incorporator po ng Lucky South. Okay. And ano ang kanyang papel, si Jiang Jie? President po ng Lucky South noon. President siya ng Lucky South. Apo. Sino naman si Julian Linsangan? Parang bagong incorporator po ng Lucky South. Hindi ko po siya kilala. Hindi po siya kilala? Opo. Nakausap mo ba siya? Nakita mo ba siya? Through video call, one time lang po. Si Julian Linsangan. At opo. Ikaw ba ay nagkaroon ka ba ng interaction sa kanya? Wala ka? Nagka-video call lang po once. Kailan yun? More or less? Last year po. Last year. Mm-hmm. Kay Jiang Jie, na presidente ng kumpanya, ano yung kanyang responsibilidad bilang presidente ng kumpanya? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Pero nagre-report ka sa kanya? Hindi po. Bali, pag on Lucky South, may needed lang naman po. Tsaka ako nagtatrabaho. Representative ka, di ba? From 2019 to 2023. Yes po. Hindi po buong, like, pag may needed na papers, documents lang naman na need lakarin po. Correct nga. Apo. Kanino ka kumukuha ng instruction? Meron pong assistant po. Ito ba si Charlotte? Sometimes sa kanya. Opo. Kay Jiang Jie, kumukuha ka ng instruction? Siya ang presidente ng kumpanya, ikaw ang representative. Mm-hmm. Pero hindi po sa kanya. Never ka kumuha ng instruction sa kanya? Kung hindi ako nagkakamali, parang never po. Never ka kumuha. Okay. Opo. My next tanong ko naman sa Whirlwind. No? Ito mas... involved ka sa Whirlwind, tama? Yes po, Mr. Chair. Okay. Ano ang papel mo sa Whirlwind? Corporate Secretary po, Mr. Chair. At? Isa lang? Isa lang ba ang iyong position sa Whirlwind? Incorporator po ako ng Whirlwind po. Shareholder ka rin ng Whirlwind, di ba? Opo. 58% ang 58% po. Pagmamayari mo. At nakita rin namin sa... Malabas nga yung GIS. Sa latest GIS, ikaw ay treasurer ng Whirlwind. So, dalawa position mo. Concurrent ka sa corporate secretary at treasurer. Opo. Tama? Okay. Huwag kang magsisinungaling dahil meron kaming records. Ano ang responsibilidad ng corporate secretary? Corporate secretary po, bali, everything naman po dumadaan po sa akin pagdating sa Whirlwind po. De, anong responsibilidad ng isang corporate secretary? Basta po, every documents naman po dumadaan. So, lahat ng dokumento dumadaan sa'yo? Pag Whirlwind po, opo. Pag Whirlwind, okay. So, lahat ng dokumento, corporate papers dumadaan sa'yo. So, walang dokumentong hindi dadaan sa'yo, o walang dokumentong hindi lalabas ng hindi dadaan sa'yo. Tama? Almost po, pero opo. Okay. At kailan ka sumali sa Whirlwind? Mr. Chair, regarding sa Whirlwind po, I invoke my right against self-incrimination. May kaso na po kasi sa... Saan yung kaso? AMLAC po. AMLAC, may kaso ba? Sa alam ko, Attorney wala pang Arpon. Napafile eh. Money laundering po, Mr. Chair. Attorney Arpon. Good afternoon po, Your Honor. May na-file po kami na money laundering complaint po. Kasama po si Ms. Alice Guo in relation to the Bamban case, Your Honor. This Bamban case, correct? That's right, Your Honor. And that's why mamaya pupunta ako sa Whirlwind and Lucky South. May na-file na ba in so far as Whirlwind is concerned? Your Honor, yung investigation has been concluded. The papers is now being routed to the council members for the filing of bank inquiry and freeze order. Yeah, may na-file na ba na case for now at this point sa Whirlwind?
So whirlwind insofar as Ms. Cassiong is concerned, yes, but that is in relation to the Bamban. But so whirlwind, Your Honor, yung sa investigation report namin for bank inquiry and freeze, it's being routed to the council and we're seeing that a bank inquiry and freeze will be filed this week or next week, sir. But today, no case has been filed insofar as whirlwind in Lucky South is concerned. None at this point, Your Honor. Correct. So there's nothing to invoke because there's no case. Mr. Chair, I think under investigation po yata siya. Yeah, pero wala namang case. So anong invoke mo? Pag bukas, sinabi nila hindi na nila ipa-file dahil makita nila defective, and then wala ka ng case. Mr. Chair, is still under investigation pa po yung regarding sa Wordwin, Mapa Wordwin or Lucky South. Yeah, but you can only invoke it as when a case is already filed. Ito hindi pa nila fina-file. In fact, hindi pa nga nila sigurado kung ifa-file nila o hindi. Mr. Chair, advice po ng abogado ko to but opo. Mali yung kasi advice ng abogado. Maari pong gamitin lahat ng sasabihin ko dito. Yeah, pero mali yung advice ng abogado mo dahil wala pa nga ang kaso. So, ang tatanungin kita ulit, kailan ka sumali sa whirlwind? Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination po kasi maaari pong gamitin ng lahat ng sasabihin ko dito. Madam Chair, tinatanong lamang, anong petsa ng pagsalin mo sa whirlwind? Correct. A simple matter of fact. I think 2020. Sa whirlwind? Kailan ka naging parte ng whirlwind? Naalala mo kanina sa Lucky South, I'm sure maalala mo rin sa whirlwind. Kung hindi po ako nagkakamali, 2019, 2020. 2019. Well, based on sa records, 2019, naging corporate secretary ka in September 25. And then 2019, December 19, naging treasurer ka concurrently. And then from then on, from 2019 to 2024, officer ka ng Whirlwind Corporation. At napakabata mo para maging corporate secretary ng isang kumpanya. Yan ang nakita kong medyo kakaiba. In fact, karamihan dito sa kwartong to at 19, nag-aaral pa. No? In iba siguro nasa senior high school, in iba nasa kolehiyo ako, nag-aaral pa ako noon. But ikaw, corporate secretary ka na ng isang real estate company at ikaw ay isang representative ng isang POGO company at 19 years old. Madam Chair, with the permission of Senator De La Rosa. Yung asabi mo, batang-bata siya at 58% ng shares ay sa kanya. 58%, so majority shareholder siya. Siya lang mismo. So may we know from the resource person, Madam Chair, kung sinong who owns the rest of the, kung 58 shares siya, merong 42 na remaining shares. Pwede mo laman kung sino may-ari ng remaining 42? Ms. Cassandra, please. Permission of Senator Wynn. Sino pong may-ari ng balance na 48% shares? 42% shares dahil sa iyo yung 58% shares. I-check ko lang po sa SEC po, Mr. Can you give us the answer during this hearing? Kasi baka may follow-up questions ang mga colleagues ko. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator Wynn. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator De La Rosa. No, you don't have to try, Ms. Cassandra. Again, matter of fact. Itanong nyo lang sa SEC and then pakisagot yung tanong ni Senator De La Rosa. Well, Senator Sherwin. Thank you, Madam Chair. Well, dito sa records namin, yung remaining is isang nangangalang Daniel Salcedo, Duan Ren Wu, Chona Alejandre, Xiang Tan, at Jing Gu. Ito yung, if I'm not mistaken, the remaining... the remaining 32 the remaining shares, no,
Ito yung mga naiiwan. At gusto ko ulit tanungin si Cassandra, paano ka napasok? Paano ka napasok sa Whirlwind? Same question. At 19 years old. Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination po. Pasensya na po. But wala pa ngang kaso at this is also a matter of fact. Nag-file na po sila ng case sa akin. Bali, saan kung case? Hindi po ako nagkakamali, under investigation pa po yung case. Kasi wala pa po naman kami na-receive. But again, possible po lahat ng sasabihin ko po dito ay maaari pong gamitin sa akin. Paano pag hindi finaling case? Diba? As of this point, nag-uusap tayo, wala pang case na i-file sa'yo. Baka baka after nitong hearing to, marinig ng AMLAC na hindi na kailangan i-file ng case, hindi na sila magfa-file ng meron case. Meron po. Tapos advice din ng counsel ko po. Mr. Chair. Ako hindi ko, Madam Chair, hindi ka tanggap-tanggap dahil may limitation din ang invoking your right against self-incrimination. Hindi mo pwedeng magamit to sa lahat, lalo na kung wala ka pang kaso. So, and these are all just factual. Wala namang iba ho dito. Sasabihin mo lang kung kailan, paano. So, ulitin ko, paano ka nakapasok sa Whirlwind Corporation? Mr. Chair, pasensya na po. I invoke my right against self-incrimination po. Sige, tatanggapin ko muna yan ngayon. But later on, po. I'll move to cite her in contempt, Madam Chair. Because there's no case. So what's anong mag-incriminate sa kanya kung wala namang kaso? Gaya ng sinabi namin ni Senator Sherwin, simple matters of fact ito, Ms. Cassandra. Merong kaming use nitong session hall hanggang 2 p.m. So may 45 minutes pa po kayong sagutin yung questions of fact na napakadali namang ma-research namin and we are just naghahanap ng good faith mula po sa inyo ni Guo Huaping, ni Ms. Sheila bago matapos itong buong mga hearings namin. So, Senator Sherwin. Thank you. At the proper time, Madam Chair, I'll make a motion depending on kung ano yung mga sagot ni Ms. Cassandra. So, Ms. Cassandra, paano mo na ilabas yung capital para sa corporation mo? 19 years old ka. Nagtanong rin kami sa BIR, wala kang tax return na i-file ever since. Meron ka bang na-file na tax return? Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. This is only tanong lang man, simple lang. May na-file ka bang tax return? Meron po kasi money laundering na rin final sa akin. 87 counts po. Saan? Anong, tatanong ko ulit si attorney, is this, itong na case, na, is this case connected to Whirlwind Corporation? Attorney Arpon. No. Yung na-file na case raw na na-mention niya kanina, money laundering case. 87 counts, I heard. Sir, it has nothing to do with the Porak Bamban, correct. Porak case. Correct. Walang connection to sa Porak Pogo Hub. Malayong malayo. Yes po, Mr. Chair. Pero maaari po siyang gamitin sa akin in the future for Whirlwind and other company po. Eh baka nga magbago isip ng AMLAC at hindi ka na file ng kaso. Can I consult my lawyer first? Senator Win, if I may. Senator De La Rosa. Di ba it is a duty to every Filipino na may nagkaka-income to file an income tax? How does the fact that you are filing your income tax incriminate you in whatever case na kinakaharap mo ngayon? Duty mo naman yan. Eh bakit hindi mo sagutin kung nagpa-file ka ba ng income tax? Duty natin lahat yan, kumikita. Dapat mag-file ng income tax. Paano maka-incriminate yan sa kanya? Yun lang, Madam Chair. Thank you, Senator Win.
Correct. That's Thank you, Senator De La Rosa. Senator, it's a question of fact. Yun lang naman. Nag-file ka na ba ng income tax return mo? Ever? Mr. Chair, I think meron din po kung tax investigation right now po. Tax audit investigation po. Meron na bang case? Wala pa po naman final, pero still can use against me po. Eh, wala pa naman na fa-file sa'yo eh. Wala pa naman na fa-file sa'yo. Wait lang po, Mr. Chair. Tanongin ko lang po lawyer ko. Consultahin. Sabi mo sa amin kung ano yung kaso. Okay pa. Yeah, ano. Lang yung tanong, nag-file ka ba ng tax return o hindi? Mr. Chair, meron na po akong parang tax audit po na letter na po. So, any na possible ko po sabihin dito, pwede po nilang gamitin. Well, ngayon, dahil ini-invoke mo yan, papakita ko yung certification ng BIR na wala kang na-file na tax return. So, ang tanong namin ngayon, saan mo nakuha yung kapital para ilagay dito sa Whirlwind Corporation na bumili ng halos 10 hectares na lupa sa Porac, Pampanga, no, na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. So kung ang portion mo is 58%, more or less, ang dapat mong ilinabas ay about 600 million pesos. No. So wala kang tax return, 19 years old ka nung pumasok dito. So ang tanong namin, saan ang galing yung pera mo? Mr. Chair, regarding naman po sa if topic na money po, I invoke my right against self-incrimination kasi possible po akong kasuhan. And may kaso na rin po ako sa AMLAC. Again, iba nga yung kaso mo sa AMLAC. Yung kaso mo sa AMLAC, walang connection yun sa PORAC. No? Yes po, Mr. Chair. But, so I want to ask BIR. Nasa ambayong BIR? Possible po nila kung kasuhan. Is BIR here? Senator Sherwin, nandito po yung BIR. Hinahanap lang yung resource person. Okay. Sige, well, we're waiting for the BIR. Sir, please take a seat. Sige, tutuloy ko muna, ma'am, kay Cassandra. Paano ka nakapasok sa Whirlwind? Again, fact lang to. Walang connection sa tax evasion mo or ano. Paano ka nakapasok sa Whirlwind? Sa ninong ko po, Mr. Chair. Okay. Ito si, narinig ko sa House hearings, ito si Duan Ren Wu. Tama? Yes po, Mr. Chair. At ninong mo ito sa binyag? Tama? Hindi ko po sure kung nandun yung name na. Ninong mo saan? Ninong ninungan o ninong mo sa binyag? Ang sabi ng ma'am ko is ninong ko po. Sa binyag? Opo, yata. Tama o hindi? Hindi ko po sure, Mr. Chair. Okay, basta, ayun lang yung sabi ng ma'am ko. Basta tawag mo lang ninong. Opo, way back nung pinakilala pa po sa akin, long time ago, sino nagpakilala sa iyo kay Ma'am ko. Duan Ren? Si mama, nung, mother mo ang nagpakilala? Yes, nung buhay anong pa po yung ma'am. Anong relasyon ni Duan Ren at your mother? Sabi nila, best friend daw po. Best friend sila? Opo. Saan sila nagkakilala? Alam mo ba? Sa China po. Sa China sila nagkakilala? Yes po. So nagkakilala sila sa China, naging best friend sila. Nung pumunta sila dito, kinuha siyang ninong mo? Bali po, ayun yung pagkasabi ng ma'am ko. Okay. At nung nandito na siya, siya yung naging dahilan kung bakit ka nakapasok sa Whirlwind Corporation. Siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Parents mo na rin siya? Opo. Pagpunta na ng Pilipinas po kasi kakaalis lang po ng ma'am ko.
Magsalita ka ng malinaw kasi hindi na may marinig eh. No? Pakiulit nga yung sinabi mo ulit kanina. Tumatayo siyang magulang mo. Opo. Kasi okay. Pag-aalis po ng mom ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang. If I may, Senator Sherwin, bakit ka naiiyak, Ms. Cassandra? Nung time na yun, kakawala lang ng mom ko, sorry. Nawala as in nag-disappear sila or namatay sila? Namatay mom ko. And then yun yung panahon na dumating si Duan Renwu. Senator Sherwin. Okay. Well, kami ay nakikidalamhati sa iyo at sa pagkawala ng iyong mother. Pero tama ba nawala ang iyong mother? Namatay ang iyong mother? Yes po, Ms. Anong year yun? 2017, December. 2017. Mm. At dito naman pumasok si... dito naman dumating si Mr. Duan Ren. Mm. Doon mo siya nakilala. Okay. At tumayo siya parang magulang mo na. Ever since. At siya ang nagpasok sa iyo sa Whirlwind Corporation. No? Yes po, Mr. Okay. Senator Sherwin. So, parang ibinilin ka ni mama mo sa ninong mo kay Duan Renwu, Ms. Cassandra. Parang ganun na nga po, Mr. Sher. Parang ganun. Alright. Senator Sherwin. Thank you. Thank you, Madam Chair. At nung pinasok ka na sa Whirlwind, in-appoint kang kaagad na corporate secretary. Tama, Cassandra? Mr. Chair. Uminom ka muna ng tubig, Cassandra. Okay lang po. Uminom ka ng tubig. Mr. Chair, if regarding sa Whirlwind or any company po, I invoke my right against self-incrimination. There's upcoming mga cases po na ipa-file nila sa akin. And again, maaari po silang lahat gamitin sa mga kaso po. Pasensya na po. Again, ito ay factual pa lang. Binanggit mo naman kanina kung ano yung trabaho mo as secretary, trabaho mo as treasurer. Gusto lang naman namin malaman detalye nitong mga trabahong to. So wala naman kaibahan. No? Wala pa naman kakaiba sa ginagawa mo noon at nung nasa Whirlwind Corporation ka. As treasurer, ano ang trabaho mo as treasurer? Kasi dual role ka eh. So basa ko dito, talagang pinagkakatiwalaan ka ni Mr. Duan Ren. Mr. Chair, regarding naman po sa treasurer, I'm sorry po ulit. I invoke my right. Anong trabaho mo lang as treasurer? Kasi po, there's a money laundering case file. Hindi man po sa Whirlwind, pero meron pong case na final po ang money laundering. So I think lahat po ng money na nasa akin is... Again, wala pang case, ha? Let's put that on record. Wala but pang case. But they filed case against me. But that, again, it's not connected to Porac. Walang kinalaman sa Porac, walang kinalaman sa Whirlwind at Lucky South. Lahat ng final na case sa'yo related to Bamban. Yes po, Mr. Chair. But I think they have upcoming case na ipafile po sa akin. Nagbibuild na po yata sila ng case para ifile po sa akin. Yep. Ang tanong but lang naman, simple maaari... lang, anong trabaho mo as treasurer? Yun lang naman ang tanong eh. Can I consult my lawyer? Go ahead. Thank you.
Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. May papakita din po kong letter. Well, Madam Chair, for me, unacceptable yung invoking of the right because wala naman siyang kaso. Itong mga hearings na ito, pwedeng mangyari, wala ka rin kasong ipafile sa'yo. Kaya unacceptable para sa akin na to invoke her right. Hindi tama na ginagamit yan na kung ayaw mo lang sumagot o feel mo lang na hindi ka dapat sumagot. Hindi legal remedy yan. Madam Chair, I understand that there will be more hearings on this topic, so I'll yield my time to Senator Hercito. And Madam Chair, at the proper time, I will file a motion to cite Cassandra in contempt for not responding to the questions. Very basic questions. Wala naman ho itong, hindi naman po malalim at hindi naman komplikado yung question. Very factual lang po yung mga question. And at the proper time. Salamat, Sen. Sherwin. So, Ms. Cassandra, meron ka pang 31 minutes bago namin isuspend itong hearing. Bago i-consider ni Senator Sherwin gawin yung motion na iyon. After all, para sa iyong kabatiran, Ms. Cassandra, young right against self-incrimination, hindi po yan pinaprohibit yung legitimate inquiry in non-criminal matters. Kasi hindi po ito criminal hearing. Ito po ay legislative hearing in aid of legislation. At gaya ng paulit-ulit namin sinasabi, mag-usapin ito ng facts. Simpleng facts. Okay? At this point, itatawag ko na si Senator JV para sa kanilang mga tanong. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Just like to ask first Mr. Tony Yang. No? Tony Yang, nakaintindihan ka naman Tagalog, no? Or Tagalog ba? Ni kay So Chongun o Philippine? Niyo So Chongun. Mr. Yang, tinanong po kayo ni Senator JV. In Mandarin ba? Mandarin ko yun. Kasi baka hindi makaintindi. Kaya Mandarin ko na. Pipigain ko na yung natitirang Mandarin. Hindi rin kayo marunong mag-Mandarin? Chongun. Chongun. Ni siya Filipino rin ma? Chongko rin ma? Are you Chinese or Filipino? Wo si Chongko rin, dan si... Chongko rin. Wo lai zhe bian ye er si ji lian na, ji ji yi ji. So, ang ano niya, Madam Chair, that he is Chinese, inamin naman po niya.